sa Panginoon, minsan na iningan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kanyang pangalan, ipahayag ang kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiabit kayo sa Panginoon ng isang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Heso Kristo naway sumainyo. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni San Luis Gonzaga na manata sa Diyos. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawain Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nahaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may gawa sa mga kaloob mong ibinibigay. Sa katauhan ni San Luis ay pinagtambal mo ang pambihirang kalinisan ng pamumuhay at pagpapakasakin sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Pakundangan sa kanyang kagitingan at pagdalangin, matularan nawa namin siya sa pagpapakasakin, kundi man sa pambihirang buhay na sakdalinis sa pamamagitan ni Yesu Kristo, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nagsugo si Haring Sennacherib ng Assyria kay Ezekias at ipinasabi ang ganito, "Huwag mo nang dayain ang iyong sarili na ang Jerusalem ay maililigtas sa pananalig mo sa iyong Diyos. Hindi lingid sa iyo kung paano nilupig ng mga hari ng Assyria ang ibang lupain. Hindi ka rin makaliligtas sa akin." Binasa ni Ezekias ang sulat at ibinigay sa kanya ng mga sugo ni Sennacherib. Pagkatapos, pumasok siya sa templo, inilatag sa kanyang harapan ang sulat at nanalangin ng ganito, "Panginoon, Diyos ng Israel na nakaluklok sa trono sa itaas ng kerubin, kayo lamang ang Diyos ng lahat ng kaharian sa ibabaw ng lupa. Kayo ang lumikha ng langit at ng lupa. Dinggin ninyo ako, Panginoon. Narinig ninyo ang pag-aalipusta ni Sennacherib. Totoo nga, Panginoon, na marami ng nalupig na bansa ang hari ng Assyria. Nagawa nilang sunugin ang mga Diyos ng mga bansa. Yaon, pagkat hindi naman talaga Diyos ang mga iyon, kundi mga kahoy at batong ginawang Diyos-Diyosan. Kaya nga, Panginoon, iligtas ninyo kami kay Sennacherib, para malaman ng buong daigdig na kayo lamang ang tangi at iisang Diyos." Si Isaías ay nagpasugo kay Ezekias at ipinasabi ang ganito, "Ipinasasabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, na narinig niya ang panalangin mo.
Ito naman ang kanyang sinabi tungkol kay Senakerib. Itinatakwil ka, laging hinahamak ng anak ng Siyon, dalagang marilag. Sa iyong likuran ay iiling-iling, anak na babae nitong Jerusalem. May natirang nagmumula sa Jerusalem, gayon din sa Siyon. Ito'y mangyayari dahil sa pagmamalasakit ng Panginoon. Ito naman ang sinabi ng Panginoon tungkol sa hari ng Assyria. Hindi ka makapapasok sa lungsod na ito, ni makatutudla kahit isang palaso. Hindi niya ito lulusubin ni papaligiran. Kung paano siya dumating, ganoon din siya aalis. Hindi niya masasakop ang lungsod na ito, pagkat ito'y ipagtatanggol ko alang-alang sa aking kapakanan at alang-alang kay David na aking lingkod. Nang gabing yaon, pinasok ng anghel ng Panginoon ang kampo ng mga tiga Assyria at napatay niya ang 125,000 kawal. Kaya nagmamadaling umuwi sa Ninive si Haring Senakerib. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lunsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Dakila ang puon, dapat papurihan. Sa lungsod ng Diyos, bundok niyang banal. Ang bundok ng Siyon, tahanan ng Diyos, ay dakong mataas na nakalulugod. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Bundok sa hilaga, nagalak ang dulot. Sa lahat ng bansa nitong sansinukob, sa piling ng Diyos, ligtas ang sinuman sa loob ng muog ng banal na bayan. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Sa banal na lungsod ay aming namasid ang kanyang ginawa na aming narinig. Ang Panginoong Diyos makapangyarihan, siyang mag-iingat sa lungsod na banal. Iingatan niya magpakailanman. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Sa loob ng iyong templo, O Diyos, aming nagunita, pag-ibig mong lubos, ika'y pinupuri nang lahat saan man, sa buong daigdig, ang dakilay ikaw, at kung mamamahala, ay makatarungan. Lungsod ng Diyos ay matatag, dahil sa bigay niyang lakas. Tumayo po tayo. Kristo, ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal, sapagkat kayo'y babalingan at lalapain nila pagkatapos.
Huwag ninyong ihagis sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan, at ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti lang ang nakasusumpong niyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Sa magkasunod na araw, tayo po ay pinaalalahanan na suriin natin ang ating pong pagkatao, ang ating pakikipagkapwa o ang ating relasyon sa ating kapwa. Kaya kahapon, kung babalikan natin, ang sabi ni Kristo, huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Dahil kung paano natin sinukat o ang panukatang ginamit natin sa ating kapwa, yun din ang gagamitin sa atin. Ngayong araw na ito, sabi ni Kristo, huwag ninyong ibigay ang bagay na banal sa aso o ang inyong perlas sa baboy, dahil wawasakin lang ito, yuyurakan, lalapain. Pinagninilayan ko po na kahapon pa, ano ba ang pwede nating matutunan dito na may kinaugnayan sa relasyon natin sa ating kapwa o ang ating pakikipagkapwa? Kamusta po ba? Malinaw pa ba sa atin ang dapat na pag-uugali natin? Malinaw pa ba sa atin kung ano yung ginagawa natin? Nagpapakatao pa ba tayo o baka nag-aasal hayop na tayo na hindi natin namamalayan? Hindi lang aso, hindi lang baboy, baka iba pang mga ugali ng animal o ng hayop ang mas naisa sa buhay natin kaysa ang mamuhay bilang tao. Tabi-tabi po, sa mga mahilig mag-alaga ng hayop, wala pong masama yan, ha? Pero minsan, tingnan din natin, baka medyo sumosobra na tayo. Dahil mas pinahalagahan pa natin ang karapatan ng mga hayop kesa karapatan ng tao. Ngayon, may mga batas tayo na pwede kang makulong kapag pinatay mo ang isang hayop. Pero gusto natin maging legal ang abortion, ang pagpatay, ang death penalty. Tingnan natin, bakit ganito ang nagiging pag-uugali natin? Mas mahalaga pa ang hayop kesa sa tao. Mas pinoprotekta ng buhay ng mga hayop kesa buhay ng mga tao. At yung pagtingin natin sa buhay, parang hindi nagiging fair. Nitong mga nakalipas na araw, lagi natin nakikita, ang pagkakaiba ng treatment sa mayaman at sa mahirap. Kapag mahirap, nakagawa ng kasalanan, kung ituring, parang hayop. Popusasan, itatali, bubugbugin, ikukulong agad.
Kapag mayaman, may tamang proseso. Ipagtatanggol pa natin. So, sa tingin niyo ba, ano ba nangyayari sa atin? Minsan po na to, sabi ko po, no, wala pong masama doon, no, sa pag-aalaga ng hayop, ha? Pero gusto ko lang minsan mapagnilayan din natin. Minsan mas mahal pa ang pagkain ng hayop kesa sa tao. Mas dinadamitan pa natin ang mga hayop kesa sa tao. Lately, may mga napapansin ako sa loob ng simbahan, pati mga aso, isinasama na natin sa pagsisimba. Magagalit pa kapag hindi mo ipinapasok. Kasi mayroong animal rights. Pero yung mga bata, hindi mo mabuhat, hindi mo madala sa simbahan. Anong nangyayari sa atin? No, ngayon ay pinaalalahanan tayo na muling suriin kung paano tayo nakikipag-ugnayan, kung paano tayo nagpapakatao sa ating kapwa. Amen? Tumayo po tayo. Ipinangako sa atin ni Kristo na naghahatid sa buhay ang makipot na pintuan. Lumapit tayo sa Amang nasa langit sa pamamagitan ng may pagtitiwala at pananalig na panalangin itinuro sa atin ng Panginoon. Ang ating itutugon, Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Ang mga pinuno ng simbahan, naway gabayan ang kawang sumasampalataya sa pintuan na naghahatid sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Bilang komunidad, naway ituring natin ang bawat isa ng may paggalang, pangunawa at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Sa pamamagitan ng mahabaging pakikitungo sa ating kapwa, naway maisagawa natin ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Ang mga may sakit at yaong mga nagdurusa sa iba't ibang uri ng karamdaman, naway makatagpo ng lakas at kagalingan. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Ang mga tapat na yumao, naway buhaying muli ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa ating ani sa lupain ng Diyos, ating
Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami makadulog katulad ni San Luis na nararamtang lagi ng kadalisayan para sa pagpiging mong banal upang sa aming pakikinabang kami lalong managana sa kayamanan ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong sa Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa aming ibinigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at angad mong kamti ng tanan. Ito ang pinanggalingang amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais sa kami makarating at tumantong. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po tayo. Ibagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal,
na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para naan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ihadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalobo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Of our God, as we gather here in Christ, feel the Spirit breathe upon us, the breath of life, grace and divine. We have come to break the bread. Have come to share our lives. Let us bring these fruits to the table. The love of God pours and mine. Ang katawan ni Kristo, ang Savior and Lord.
Christ. When we gather in our home, through our prayers and our meals, we are fed and nourished together. Our families broken and blessed. In the household of the Lord, where we come to share our meal, we are fed in the words of our Savior. One family strengthened and tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa pagkain ng mga anghel, ay gawin mong makapamuhay sa pagkauliran ni San Luis, sa pagtanaw lagi ng utang na loob sa iyong kadakilaan, sa pamamagitan ni Yesu Kristo, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At papalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.